Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nakaranas ng panghaharas mula sa Chinese Coast Guard ang barko ng Philippine Navy na maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa ulat ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, patungong supply boat ng Pilipinas ng Ayungin Shoal nang makatanggap ng radio challenge mula sa Chinese vessel. Ayon sa Westcom, iginigiit ng Chinese vessel na nasa teritoryo ng kanilang bansa ang barko ng Pilipinas at anumang pagtatangkang makapasok doon ay kanilang aaksyonan. Sa kabila nito, hindi natinag ang Philippine ship at itinuloy ang kanilang supply mission. 2,000 service providers na ang accredited sa konsultasyong sulit at tama o konsulta package ng PhilHealth. Sakop nito ang individual-based health services kabilang ang initial at follow-up consultations, health screening at ilang diagnostic services. Ayon kay PhilHealth Corporate Communications Department Senior Manager Ray Balenya, target nila ang isang pasilidad na magseserbisyo sa bawat 20,000 individual. Hinihimok ng PhilHealth ang lahat na accredited level 1, 2 at 3 public and private hospitals na makiisa sa programa. Bukas din ito sa non-hospital facilities tulad ng infirmaries, rural health units at ambulatory surgical clinics. Hinimok ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng local government units o LGU na magsagawa ng information drive sa kanilang nasasakupan upang maipaalam sa publiko ang ipatutupad na SIM registration law mula December 27. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos Jr., kailangang maipaliwanag sa mamamayan ang kahalagahan ng nasabing batas at requirements sa pagpaparehistro ng SIM. Para makapag-register at hindi ma-deactivate ang SIM, kailangan na ipasa ang nasagutang form mula sa database platform o website ng telcos at siguruhing tama ang inilagay na impormasyon. Tatakbo ang registration sa loob ng 180 days. Makikipag-ugnayan ng DILG sa mga LGU at iba pang ahensya upang magkaroon ng registration facilities sa isolated areas sa loob ng 60 araw. Binuksan sa publiko ang simbang gabi sa loob ng Malacañang. Alas 4:30 ng umaga ang misa sa loob ng Malacañang compound at maaaring daluhan ng sinuman. Tatagal ito hanggang sa Sabado, bisperas ng Pasko o December 24. Pagkatapos ng misa ay mayroon pang libreng bibingka, puto bumbong, tsaa at mainit na tsokolate para sa mga nagsimba. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.